Hello, plantitas and plantitos, green lovers out there. It's me, Adele from Adele's Ornamental Plants. And today is papakita ko sa inyo kung paano magpack na isang malaking plants like this Borsigiana Albo. And before that, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Adele Borgos. And here you go, guys. Just keep watching and just listen to me. And of course, ito na yung Borsigiana Albo natin with the shredded newspapers. Shredded siya, guys, kasi mas hindi naman harsh at or hindi naman sobrang solid, no, kapag buong newspaper. So, I like newspaper kasi isang papel, kinukuha niya rin yung moisture sa lupa. So, naiiwasang malanta din yung stem or node ng isang halaman natin na pinapak like this one. So, like that, easy lang talaga siya. So, just put the shredded newspaper on top of this soil, any kind of soil, kung ano yung media na ginagamit ko. But ako, ginagamit ko is perlite and rice hull. And si Borsigiana ko is under the rain or shine. So, with this one, medyo moist siya. So, yung newspaper nakaka-help talaga para makuha yung moist ng halaman. Alright, so here you go. Okay, so right now, as you can see, may alambre akong kinuha. Okay, yung alambre na yan, pinapasok ko siya sa ilalim, sa butas ng pot. Okay, so magsisilbing, hahawak yan, babakita ko mamaya kung saan siya ilalagay. So, minimeasure ko lang kung magkakasya yung pot, just to make sure. And so, gumagawa ako ng butas. So, obviously, dyan ko ipapasok yung alambre na galing sa pot. And later on, ipapakita ko sa inyo kung paano siya. And here go another newspaper. So, itong newspaper naman na to is para doon sa mga dahon. Sa ibabaw ng part. Here you go. And now, meron akong polyester cotton peel para sa stem naman ng Borsigiana natin. So, ayan siya. So guys, yung polyester, it could help or prevent na mapunit yung dahon ng halaman mo. Yung gagaya nito, yung monstera, may mga slit-slit siya. So, possible, magka-cross yung mga butas nila. And then, pag nagkahilaan, then masusugat siya actually. Or mapupunit. So, with the polyester, pwede silang ma-separate on each leaf na wag silang magkabuhol-buhol actually. And then I like polyester too because ito yung ginagamit ko to prevent tunaw sa dahon, especially yung, let's say, nasa airport or nasa courier na siya, and then mainit yung panahon, hindi siya nakakatulong siya. Ito yung na-notice ko talaga, hindi siya nakakatunaw ng dahon. See, ayan, pini-fill up ko talaga bawat gilid niyan sa likod-likod para hindi sila magkabuhol-buhol yung mga slit ng mga dahon nila. And of course, sa ibabaw, yan yung sinasabi ko to prevent the heat, and then hindi sila natutunaw. So guys, advice ko lang ha. Sa experience ko, lalo na yung mga albo, lalo na yung mga variegated, mas maganda pag nilagyan nyo ng polyester to prevent tunaw. Kasi alam natin lahat na mas mabilis matunaw ang white. Okay, so now, as you can see, nagro-roll ako ng karton. This is para i-wrap na naman siya. You see? Ganun siya. So, safety lang ng mga plants natin, guys. Ang kailangan,
kahit nasa malayo, hindi sila nahihirapan or nagalaw-galaw. So, really guys, it's better na lagyan ng newspaper at polyester yung plant, hindi diretsong karton. Because the weather here in the Philippines is really hot. So, nakakatunaw po talaga siya. And of course, no, lalo naman tayo, mga buyer, gusto natin safe yung variegated. So, of course, lalo na yung mga expensive na plants. And the same thing, vice versa. Yung mga buyer ko naman, I make sure na yung halaman nila na maganda, eh dumating, maganda pa rin dumating sa kanila. At yung iba, baka kung mag-react kung, oh, ang mahal, ang daming ginagamit, mahal yung kilo ng newspaper, which is true, mahal yung polyester, and then yung mga karton, tayo na mga seller naghahanap kung anong gagawin na, paano natin hanapin, tapos may alambre pa, ano yun. Of course, ina-aware ko yung buyer, yung may-ari ng plants, na ganito, ito yung gagawin ko, at ito yung gagastusin ko. Like, bibili ako ng basket for this. And of course, hingin natin sila ng advice kung ano yung maibibigay nilang option or idea kung ano yung gusto nila. But this kind of wrapping is, or packing, ito yung nakasanayan ko gawin. So, ayan na siya. Okay, and then eto na yung basket time. So, nabutasan ko na yung basket dyan. Ipapasok mo lang yung alambre sa butas. And then after that, itatay mo sila together. So, ang purpose talaga ng alambre is hindi magalaw-galaw yung plants, actually. Hindi siya magalaw, hindi siya maalog-alog. I mean, hindi siya matuwad. Pag natuwad man, if ever, hindi mahuhulog yung pot or plants. Help? So, another alambre. Para itay natin together yung mga basket. Oh, there you go. Yan, guys. So, it's really satisfying. Alam mong maganda yung pag-pack mo. Hindi ka mawo-worry sa plans mo. And thanks to JRS. Thank you, guys, for watching. Hope you learned something. If you have questions, you can just direct message me at Adele's Ornamental Plants, or you can comment down below at my YouTube channel, Adele Burgos. Thank you, guys, and see you again next time. Bye!